Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Hindi ko sinasabing gawin nyo yung mga bagay na babanggitin ko sa video na to para bumalik sa piling mo yung lalaki na nang iwan sa'yo. Ginawa ko ang video na to para masagot yung tanong na kung bakit nga ba bumabalik ang isang lalaki makalipas ang ilang linggo or buwan pagkatapos kanyang iwan. Yung magugulat ka na lang dahil kahit wala kang ginagawa, pero andyan na siya, nagpaparamdam na ulit sa'yo. So bakit siya bumabalik? Ano nga ba yung meron ka na wala sa iba? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung interesado ka, chill ka lang dyan dahil uumpisa na natin yan pagkatapos ng intro. So bakit nga ba bumabalik ang isang lalaki makalipas ang ilang linggo or buwan pagkatapos kang iwan? Bumabalik ang isang lalaki dahil number one, naku-curious siya sa magandang buhay mo. So kung mula nung naghiwalay kayo ng lalaki nang iwan sa'yo ay gumanda yung buhay mo, or sabihin natin na yumaman ka at naging mas masaya ka dahil nag-focus ka sa sarili at pangarap mo, sigurado magiging paborito kang topic ng mga mutual friends nyo na marites. Malamang, ikikwento ka nila dun sa ex mo. Dahil syempre ayaw nilang mahuli sa balita at gusto nilang makita ang magiging reaksyon ng ex mo. Kaya ayan ngayon yung lalaking nang iwan sa'yo. Nagpaparamdam dahil curious siya sa buhay na meron ka. Kaya i-check niya kung ano yung mga ginagawa mo sa buhay, kung paano ka naging successful, or kung may bago ka ng jowa. Aalamin niya kung ano yung meron sa bagong jowa mo. Dalawang rason kung bakit niya ginagawa yan. Una, dahil masaya siya sa mga biyaya na natatanggap mo. Masaya siya na masaya ka. At pangalawa, dahil bitter siya. Dahil naghahanap ng hindi maganda para hindi sila masaktan, at para panindigan pa rin yung desisyon kung bakit kanya iniwan. Number 2, bumabalik ang isang lalaki pagkatapos kang iwan dahil dito. Gusto niyang maging single pero mahal ka niya. Ito kadalasan yung mga lalaki na maagang nakipagrelasyon ng seryoso, or yung nagbago yung buhay nila mula nung nagkajowa, o kaya gusto pang mag-explore. Gusto pang makatikim ng iba't ibang putahe. Kaya ayan, kahit mahal ka niya, nai-imagine niya na parang gusto niya ulit na maging single. Pero malamang 100%, hindi niya yan sasabihin sa'yo kung ano yung totoong dahilan. Tapos, bigla ka na lang niyang iiwan. Saklap, diba? Pero sa pag-iwan niya sa'yo, dyan siya mauuntog. Diyan niya marirealize na mas masarap palang mabuhay sa piling mo. Ayan, kilig ka naman. Diyan niya mapapatunayan na walang sino mang babae ang masasarap pa sa'yo. Diyan niya maiisip na mahal ka pala talaga niya ng sobra. Kaya ayan, bumabalik ulit siya sa piling mo. Pero kung nangyari yan sa inyo, huwag kang marupok. At huwag nyo agad siyang tatanggapin. Tignan nyo muna kung deserve ba talaga niya yung second chance. Kung nag-e-effort ba siya para makuha ulit yung pagmamahal mo. O ikaw, nasa iyo yan, buhay mo yan. Kung tatanggapin mo ba ulit siya kahit na iba't ibang babae yung nakatabi niya habang hiwalay kayo. Diba? Number 3, bumabalik ang lalaki pagkatapos kang iwan dahil dito. Hindi tumagal yung relasyon nila nang ipinalit niya sa'yo. May mga lalaki na bumabalik sa ex nila dahil hindi nag-click yung relasyon nila ng bago niya. Maraming ganito, promise. Hindi ko nila lahat. Pero may mga lalaki kasi na pag may nakilala silang bagong chicks, yung may malaking papaya, makinis, maputi, feeling nila mas better yung babae na yon kesa sa jowa nila. Feeling nila mas lamang sa lahat ng bagay yung bagong nakilala nila kesa dun sa jowa nila.
Kaya ayan, hinihiwalayan si Jowa tapos sumasama sa bago. Pero marerealize nila na feeling lang pala nila yon. Dahil makalipas ang ilang linggo or buwan, ayan si ex mo, nagpaparamdam ulit sa'yo dahil wala na daw sila ng bagong jowa niya. Kaya nasa inyo na yan kung tatanggapin nyo pa siya or hindi na. At saka tingnan nyo din mabuti dahil baka babalik lang pala sa'yo para mag-move on. Tapos pag okay na siya, maghahanap ulit ng iba. Number 4, bumabalik ang isang lalaki pagkatapos kang iwan dahil nalulungkot siya. Minsan, nag-stay pa rin tayo sa isang relasyon kahit hindi na healthy. Mas pinipili mo na lang na ganun dahil wala kang ibang tatakbuhan kundi yung partner mo. Yung wala kang ibang malalapitan dahil hindi ka close sa pamilya mo at kokonti lang yung kaibigan mo. Pero dumadating din talaga sa point na hindi mo na talaga kayang mag-stay sa relasyon. Kaya umaalis ka na kahit alam mo sa sarili mo na siya lang yung meron ka. Ang sakit, di ba? Pero kailangan mong gawin yun eh. Pero makalipas ang ilang buwan or taon, ayan, mamimiss mo siya. Mamimiss mo yung iniwan mo, hindi dahil sa gusto mong bumalik, kundi dahil parang pamilya na yung turing mo sa kanya. Kaya mapababae man o lalaki, pag bumalik yung ex nyo, hindi ibig sabihin niya na babalik siya para maging kayo ulit. Bumabalik siya dahil nalulungkot siya at wala siyang ibang matatakbuhan kundi ikaw. Lalo na kung malalim yung pinagsamahan nyo at single siya. Number 5, bumabalik ang isang lalaki pagkatapos kang iwan dahil dito. Dahil kailangan ka niya. Minsan naman bumabalik yung nang iwan sa'yo dahil may kailangan siya sa'yo. Posibleng nagpaparamdam ulit siya sa'yo dahil kailangan niya ng matutuluyan. Dahil na destino yung trabaho niya malapit sa'yo. Siyempre para makatipid, para hindi na magrenta, 'di ba? Mindset ba, mindset? Or posible din na ginagamit niya yung puso mo para makautang siya ng pera. Marami na akong nakitang ganito, lalo na kung mabait lang talaga yung tao kahit na iniwan sila ng ex nila. O kaya mahal lang talaga niya yung ex niya kaya tinatanggap niya na bumalik si ex. Pero may iba lang din talaga na tanga pagdating sa pag-ibig. Sorry sa word pero yun talaga yun eh. Kaya ayan, madaling mabola ng ex nila kahit nagagamitin lang sila. At pang-anim, dahil nagbago na siya. Siguro mula nung iniwan ka niya, marami siyang natutunan. Yung mula nung naghiwalay kayo, mas namulat siya sa mga bagay-bagay na dati ay bulag siya. Kaya ngayon, nakikita na niya kung gaano ka kahalaga sa buhay niya. Or kung gaano kanya kamahal. At nakikita niya yung mga pagkakamali niya nung kayo pa. Kaya inayos niya yung buhay niya. Inayos niya yung ugali niya. Naging mas malawak na ngayon yung pangunawa niya. Kaya ayan, feeling niya ready na siya ulit na bumalik sa'yo. Kaya ayan, nagpaparamdam ulit yung lalaki na nang iwan sa'yo. So yun, Reg TV nga po pala and shoutout po muna tayo. Shoutout kay Johanna Panganiban from Amsterdam. Shoutout din kay Catalina Blanza from Hong Kong. Shoutout din kay Jel Baybon from Singapore. Kobe the Dog. So yun, Reg TV nga po pala and salamat po sa panonood. Ingat kayo sa mga kinaroon. God bless. Love you all. Peace and goodbye.